Kamusta po YouTube? Magandang umaga, good afternoon at magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre po mga kaibigan at lagi po namin panauhin dito po sa Papong TV. Ako po ay lubos ang nagpapasalamat sa inyong lahat mga utol. Kung bago kayo dito, huwag na huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Siyempre po paki-like na rin po, paki-hit niyo na rin po yung notification bell at siyempre po paki-share naman po yung ating video para marating naman po natin yung mga kaibigan po natin na gusto po nating alalayan at tulungan mga utol. Ang paksa na pag-uusapan natin ngayon ay sinulat po sa atin ng isang kaibigan po natin na nasa ibayong dagat mga utol. Ito po ay tungkol sa kung iniisip ka ba ng taong iniisip mo. Mga senyales kung ikaw ba talaga ang laman ng isip niya. Lately, medyo iniisip mo ba ang mga bagay na to? Siguradong mahal mo siya at mahalaga siya sa'yo, kaya it keeps you wondering if he or she feels the same way po para sa'yo. Alam kong maraming naapektuhan ito kapatid at alam kong maraming nadidepress, nai-stress kung talagang iniisip ba tayo ng taong gusto natin. Siyempre, emotional investment yan. Through actions and emotions, tara at alamin na po natin ang mga bagay na yan. Pero bago po tayo umusad, lagyan po muna natin ng intro at patalastas. Ayun o! Before we proceed mga utol, magandang araw po sa inyong lahat. Baka po pwede mo nang maglambing mga kapatid na pakipasyalan, pakilike at pakifollow naman po tayo sa ating Papong TV FB page. Doon po tayo naglalagay ng mga short video bilang tugon po natin sa mga nagsusulat po sa ating comment section. Doon po tayo sumasagot. Malapit-lapit na rin po tayo mag-live doon mga kapatid. At syempre doon po tayo naglalagay ng ating mga latest update sa ating channel. Mga utol, puntahan na po natin ang pag-uusapan natin ngayon. Ito nga po yung ilang mga senyales kung laman ba talaga tayo ng isip ng taong mahal or gusto po natin. Kung siya ay minsan nagbibigay ng mga ilang signs of interest at minsan naman ay yung kabaliktaran, the opposite. Mabuting pag-usapan natin yan ngayon mga kapapong, huwag na po natin patagalin. Kasi para malinawan at ma-evaluate na po natin ang mga posibleng hakbang na pwede nating gawin or isunod. At unang-una po sa listahan, number one ay nakaka-connect ka sa kanya. Hindi ka nahihirapan and at the same time, nagko-connect din po siya sa'yo. Sabi nga nila, kung iniisip mo ang taong to, importante ang taong to sa'yo. At let's say, interesado ka sa taong to, ay hindi mo na siya pahihirapan. Di mahirap na ma-identify itong sign na to kapatid dahil emotionally, mararamdaman mo naman talaga ito. In reality, either tahimik or maboka, madaldal siya, he or she will always think about you kung mararamdaman mo na nagko-connect siya sa'yo. Simply, gumagawa po siya ng mga paraan to reach you. Most psychologists will agree na if he or she ay kinakausap ka about his or her desires, most likely ay interesado at iniisip ka niya. No one wants to be open sa taong di ka komportable or let's say wala man lang sa isip mo, di ba? Alam mo yun, medyo maiilang ka at syempre hindi ka bibitaw, hindi mo kukwentuhan ang mga gusto mo or let's say na mga goals mo in life. Ikalawa po sa listahan natin ng mga senyales, kung laman ba talaga tayo ng isip ng taong gusto natin, is hindi pwedeng isang tabi to kapatid ha, signs at action na makikita natin. Pay attention sa mga galawan niya. Whenever magkaharap po kayo, importante yan. Kasi minsan kasi depende sa kaharap niya. Minsan, makikita nyo dito masaya siya. Pagdating sa'yo, parang nakakusmot yung pagmumukha niya. Ibig sabihin may problema. Depende po sa kaharap kasi. Actions daw po kasi syempre ay napakahirap pong itago. Eto, lagi naman po natin binabanggit na if he or she launches an eye contact kapatid, mataas ang porsyento na may kinalaman ka sa mga sleepless nights na nangyayari sa kanya. Also kung halimbawang nagkakaroon ng mga physical touches, nagkakadikit, nagkakatabi at wala man lang siyang say at bad thoughts po dito, surely ay medyo iniisip ka niya at positive po ang tingin at pangtanggap niya sa iyo. Body language, actions, napaka-importante niya kung gusto mo ma-identify kung ano pong iniisip ng taong to. Number 3, hinahanap niya yung presence mo kung wala ka. Mahirap din pong itago to. A certain person na iniisip ka ay di may iwasan mag-expect yan. Umasa yan, kahit papaano po. Especially on some certain events or occasion na missing in action ka. Yun nga pong nawawala ka. Surely kung nasa isip ka niya ay hahanapin at hahanapin ka niya. Magtatanong-tanong or might even confront you directly. Siyempre,
dapat may abilidad ka para ma-identify yung difference ng pagtatanong at paghahanap niya sa'yo. Sometimes kasi hahanapin ka niya ng, oh, saan ka na? Marinig niyo yung mga ganyan, di ba? Misan tatawag sa'yo, oh, saan ka na? Pero mapapansin niyo yung tanong na ganito eh. Saan ka? Ayan, di ba? Iba yan. Mapakalaking difference po niyan, mga kapatid. Number 4 na po tayo sa mga senyales. Kung nasa isip ba tayo ng taong to, kapatid, ay laging may way at ilang mga random excuses para ma-reach ka or makausap ka. Kung nilalaman ka ng isip ng isang tao, malamang na familiar ka po dito sa number 4. Dahil kung nasa isip ka niya ay possibly makakatanggap ka ng mga messages na gising ka pa ba? Middle of the night ha, sometimes alas 12 na ng gabi kung bakit gising ka pa? Alam mo yung mga ganong klaseng excuses or encounter na ipinararating po ng taong iniisip tayo. Late na or even random situations asking you about certain things. Like for example, tatanungin ka niya, alam mo ba tong apps na to? Eh alam naman niya na hindi mo alam yun at hindi ka masyadong techie. Kung lagi siyang nakakagawa ng mga odd reasons para laging maka-associate sa'yo, like about sa aso niya, sa pusa niya, sa kapitbahay niya, sa ulam mo, about sa palengke niya, it's an indication na lagi po kayong nasa isip ng taong to. Number 5 na po mga kapatid, dun po sa mga senyales na tayo po ay laman ng taong mahal o iniisip po natin. Ginagawang joke or laughing stuff yung mga bagay or yung mga things na iniisip niya sa'yo. In simple term, nami-miss ka ng taong to pero ginagawa po niyang biro. Kumbaga doon niya dinadaan eh. Since mahirap i-cover up at ayaw maging obvious, ay idadaan niya po sa biruan. Like for example, magpapatama yan, magbibiro yan. Napag-inipan ko si Jason kagabi. Alam mo ba niligawan daw ako? Binasted ko nga. Yung mga tipong ganon, tipong dinadaan po sa mga biro-biro at kwento. No one will ever take it seriously naman kasi. Kasi panaginip lang. Pero sa kanya, it will comfort at reassurance po yon para sa sarili niya. Narinig nyo na ba yung mga biro na, buti na lang wala dito si Mary. Kung nandito yun, ako magpapalibre na naman yun at kakain na naman napakarami. Alam mo yung mga bagay na yun, may mention yung name nyo. Considering na parang mayroong negative impact, pero sa totoo lang, iniisip ka ng taong to. If someone uses humor or jokes to cover up yung nararamdaman niya, clearly, ginagamit po niya to as a protection. Also, dinadaan niya sa biro just to simply point out on how you will react. Gusto niya kasing makita kung paano tatanggapin ng barkadahan, ng tropa, or even paano mo po ma-appreciate o tatanggapin. Yan na po yung mga 5 bagay na palagay ko po naman ay napaka-importante po nating malaman para ma-identify po natin yung ilang mga senyales or para mapatunayan po natin kung talagang iniisip po tayo ng taong mahal or gusto po natin. Lastly, ilagay na lang po natin to sa number 6 so para 6 po lahat yung mga senyales. Anyway, bonus po ito mga kapatid na if a person never avoids you, nasa isip ka niya at iniisip ka niya positively. Alam naman natin na pag ang tao iniiwasan tayo or let's say meron po tayong positive spot sa kanya kapatid, hindi tayo iiwasan yan at any point. Alam naman natin na no matter what the situation is, he or she will always be reachable para sa'yo at hinding-hindi kanya iiwasan. Some may pull back. Pero mapapansin yung di niya hahayaang maputol yung connection yung dalawa. It's a clear sign na meron ka pong napakagandang space po sa kanya. And syempre, consider na mga ebidensya yan na iniisip po tayo ng taong mahal, nagugustuhan natin o yung taong iniisip din po natin mga utol. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. So nagbigay po tayo ng 5 + 1, 6 po na signs na tayo po ay laman ng taong probably nagugustuhan din po natin or mahal din po natin. Tinitingnan natin. Hanggang dito na lang po muna. Sana po nakatulong po tayo at narating po natin yung mga kaibigan po natin dyan na gusto pong tulungan. So nag-request ng video to, maraming salamat po sa inyong lahat. Mga utol, pasyalan nyo po ako sa aking FB page at doon po tayo madalas sumasagot. Doon po tayo nag-upload ng mga latest video po natin at doon po tayo nag-update. Thank you po sa inyong lahat. Suportahan po natin ang mga YouTuber na Pilipino. Pamilya po natin. Huwag natin pababayaan mga utol. Maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.